that they have to take care of their accounts, that they have to make sure that their password is something that they have never shared to others, that their pins, they have never shared it to others, and if they have, they should take an effort or initiative to change their pins. Kaya kung halimbawang gagawa kayo ng PayPal account, make sure na yung password nyo sa PayPal account, hindi nyo siya ginagamit kahit saan. Para dun lang siya. Pag gumawa kayo ng online banking na password, make sure na hindi nyo rin siya ginagamit kahit saan. Yung pin ng inyong cellphone, huwag yun ang pin ng ATM nyo. So, ibig sabihin, paano yun? Yan na aming tatandaang password. What I would suggest, para madali, ang gamitin yung password phrase. So, pwede mo sabihin na, I am going to be rich in 2020. Yun ang password mo. Mahaba. Pero at least, eh, madali siyang tandaan kasi statement siya. Kung sinabi mo, ako ay si Superman, yun ang password mo. Pwede rin yun. So, gawin niyo siyang phrase. Kasi di ba pag words and digits, ang hirap siyang tandaan. So, gawin niyo siyang phrase. No? Meron ako nakita. Sir, kailangan ko ayusin yung account mo. Kapagin ang password mo, kalitan ko na lang. Hindi, Janet, sige na, mag-login ka na. Sige, sir, anong password mo? I am sexy. Pero mag-lock na niya. Sige, sir, I am sexy. Masaya na kanyang password, I am sexy. Kami proud na proud siya sinabi sa board. Yun ang password ko. Okay, so kapag gusto mo maging merchant, ito yung sinasabi natin sa Philippines na lahat documented. Mahilig sa papeles. Kaya marami sa mga online merchants natin, hindi tumatanggap ng banknet sa dami ng papeles. But you have an advantage. You can, since you're about to start a business, you can do it right the first time. So what are the requirements? First, you need to have a properly signed up merchant information sheet. It must be signed and you must have a signed and notarized memorandum of agreement. If you are a corporation, you need a copy of the SEC registration. So, ibig sabihin, registered ka sa Securities and Exchange.